Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng ANTA KT6 Chinese New Year Edition. Marami ang nagsasabi ito na raw ang panapat sa sapatos ni KD and ni LeBron James kasi yung technology raw nito jumpack na jumpack sa napaka murang halaga. Yan ang aalamin natin guys! Kaya ano pang inihintay nyo? Start na tayo! Let's go! Hey, I never give it up. Said, I never give up. Guys, yung ANTA, Chinese brand po ito na natayo nung 1991. So medyo matagal na rin sila. Upcoming brand po ito. And now, no, marami na ang nagsasabi ito na raw yung tatapat sa Nike. Actually guys, kung titignan natin yung numbers, kung titignan natin yung progress nila, napakabilis po talaga. And sa ibang bansa, halos malapit na nilang tapatan yung Nike sa sales. Ganun po abilis kasi nga puro quality yung mga sapatos nila. Magaganda yung tech and ito ay nasa napakamurang halaga. So bakit ka pa bibili ng mahal? Meron namang more affordable na option na halos kaparehas lang nung mahal na yun. Nung kilalang-kilalang mga brand. Marami na rin silang mga athletes sa NBA, no? Si Gordon Hayward, si Rajon Rondo. And ito nga yung gumamit nito, kung nakikita nyo sa logo, si Klay Thompson po, kaka-champion pa lang po nila ngayon. Siya po yung gumagamit ng sapatos na to. And so far, mula nung una pa lang, KT2, 3, 4, 5, napakaganda na ng mga review ng KT line. Kaya sumisika talaga yung mga sapatos ni Klay Thompson. Kasi hindi lang maganda, napakalupit pang performer. Anyway, may mga training shoes na rin ako ng ANTA. Meron pa akong isa pang ANTA dito, no? Nagagawa ko rin ng review. Pero yun nga, itong KT6, nagustuhan ko siya dahil din sa itsura. Pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material kasi nandun na rin tayo sa itsura. Guys, pwede ko nga ito ipamorma eh. Tingnan nyo naman. Kaso lang medyo loud yung color nito. Marami pa naman po siyang colorway. Marami pa po kayong pwedeng pagpilian. Huwag kayong mag-ala. Yung link nito, maglalagay ko dyan sa baba para makita nyo mga colorway. Pero huwag nyo munang i-click yan. Mamaya na lang bago matapos. Okay? Panoorin nyo muna yung review ko para makapag-decide kayo na maayos. Diba? Leather po yung uppers nito. Parang synthetic leather. Nakalagay dito Nature Flow. Kung makikita nyo, napakagaganda ng details. May mga details pa po yan. Parang mga bulaklak yung details niya. Parang mga bulaklak. Ganun din po dito. Ito raw, inspired daw to by nature. Kaya Nature Flow, no? Para raw tong water flow and ng mountains. So ito raw yung mountains, ito raw yung water flow. So kung nakikita nyo, ganyan. Ganyan ka-solid to. Kaso lang, parang naging masyadong ang solid. Pero mamaya natin pag-uusapan yan, no? Kasing solid ng mountain to eh. Sa shape, sa aesthetic, sa material, yung mga TPU plate, and may carbon fiber shank plate pa siya. Durable din yung mga rubber. So, sa material and aesthetic, tingnan nyo naman yung shape, wala kayong masasabi. Talagang maganda siya. Pati yung color nito, napakarami pang magandang colorway. So, mataas ang bibigay ko sa aesthetic and sa material kasi panalong-panalo yung material. Sa presyo nito, ha, guys, hindi pa tayo napupunta sa price. Bibigyan ko na to ng perfect score. For me, gandang-ganda kasi talaga ako dito. 10 out of 10 po ang ibibigay kong aesthetic score. Next, punta tayo sa traction, no? Medyo translucent rubber po yung ginamit kasi nakikita nga yung shank plate. Nakikita pa rin yung shape nitong shank plate. Translucent po yung rubber. Nagamit ko na po ito kaya medyo madumi. Talagang pinangharabas ko na ito guys. And so far yung traction niya, kahit ako naglalaro outdoor court na medyo dusty. Pero maganda yung kapit nito. Kapit na kapit siya, going sa side. Mga side to side na galaw ko, sa pagtakbo ko moving forward, napakaganda po ng kapit talaga. Sobrang ganda ng kapit. And napakatigas po ng rubber niya. So durable din po yung rubber. Kaso nga lang no guys, medyo nag-aano kagad siya ng dust. Nag-a-attract kagad siya ng dust. Pero madali naman punasan. Kahit konting wipe lang, matatanggal na kagad yung dust dito. Tapos you're good to go na ulit. May konting lang guys, may konting dulas lang. Very, very minimal. Pero feeling ko, kung malinis yung court, indoor, hindi dusty yung court, talagang napaka nito guys. Kasi nung ginamit ko siya sa gym, doon sa gym namin, pinang leg workout ko to, papakita ko dyan. Napakaganda po ng traction niya. Dikit na dikit sa floor. So dahil dyan, bibigyan ko ito ng mataas na traction score. Bibigyan ko siya ng 8.5. Safety and support na tayo guys. Ito,
dito panalong-panalo to, no? Pero i-explain ko muna kung bakit. Guys, mag-umpisa tayo sa heel. Napaganda ng support nito, yung tinatawag nga na 3D hug. Sa mga movement mo, suportado ka. Lalo na dito sa heel, no, suportado ka. Talagang intact ka. Solid na solid yung mountain na yan, sinabi ko kanina. Kaso lang, yun nga, parang naging masyadong solid. Dahil dito sa 3D hug, guys, wala masyadong 4-foot flex to. Hindi masyadong matigas medyo. Okay lang, sakto lang, pero hindi ganito yung gusto ko eh. Gusto ko medyo mas malambot pa dito, sana. So, hindi to para sa lahat talaga, no? Kasi ako medyo mas gusto ko yung maganda yung heel-to-toe transition ko eh. Pag naglalakad ako, pag tumatakbo ko, nagamit ko to. Gusto ko smooth sana. Okay, ito medyo matigas lang, medyo stiff. Pero kasi yung support niya talaga and yung safety, talagang malupit dahil dito sa 3D hug nga. Kasi tingnan nyo, may outrigger, guys. Hindi kayo matatapilok. Sobrang palapad to, guys. Tapos, paano kayo matatapilok? Dahil nga dito, hindi kayo matatapilok. Dahil nga dito, itong TPU plastic pa na yan. From dito, middle, hanggang pa side. Hindi talaga kayo matatapilok, guys. Stable na stable yung paan ninyo, talagang intact, hindi siya masyadong gagalaw sa loob ng sapatos. Actually guys, gusto ko to eh, parang ito rin oh. Gusto ko yung mga gawa ng ANTA na nilalagyan nila ng ganito, yung dun sa toe part. Plus pa dito guys, plus pa ito, nakakatulong pa to ng lockdown. Promise, yung iba kasi, basta lang makalagay ng strap, parang wala namang lockdown. Isang beses nakalimutan kong isintas. Nag-shoot around lang naman ako dun sa basketball court, dun sa basketball ring namin sa gym, no? Kaso lang, nakalimutan kong isintas sa maayos, naiganong ko lang. Pero guys, okay pa rin yung lockdown. Maganda pa rin, kahit ito lang. Ibig sabihin guys, ito lang na strap na to, naka-lockdown ka na, ito lang na strap, sapat na. Sana all sapat na. And sa support guys, no, nakita nyo ba to? Carbon fiber po ito. High quality ito. Medyo expensive ito na material na nilalagay lang ng Nike sa mga expensive na shoes nila, sa mga Jordan, sa mga LeBron. Pero dito guys, sa ganitong kamurang halaga, merong carbon fiber shank plate po ito for torsion support. Para hindi pumupunta-punta kung saan-saan yung paa nyo, para safe, para hindi kayo matapilok basta-basta. So yan guys. Yun yung for me pinaka magandang feature nito, yung kanyang safety and support. So bibigyan ko siya dyan ng 10 out of 10. Pero dito tayo mapupunta sa fit and comfort. Ito yung medyo hindi ko masyadong gusto kasi nga leather na to. Stiff na yung material, no? Matigas na yung leather. Talagang suportado na sana. Kaso lang masyado pa nilang nilagyan ng support. Kaya tumigas na sa loob. Hindi na siya masyadong comfortable for my liking. Magaling mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Para sa akin naman, personal ko tong opinion, no. Parang nasobrahan yung support. Dito sa heel, wala akong problema dyan. Okay sa akin yan. Kasi lalo na guys, meron tong ayan, no, nakikita naman dyan yung violet. Yan, kitang-kita na. Achilles pillow po yan. Ang sarap-sarap po yan sa heel part. Ramdam na ramdam. So, doon, okay siya sa heel nga. Pero pagpunta dito sa may pabandang 4-foot saka toes, yun na, parang masyado ng stiff. Yun nga, sabi ko, hindi nakakagalaw, masyado. And guys, no, naglaro ako medyo matagal and intense yung laro ko nga. Ay pag-practice kami doon sa mga batang varsity dito sa lugar namin, yung mga tinitrain namin ng mga bata. Sila po yung mga talagang pinakamagaling dito sa isla namin, no? So, syempre, magagaling itong mga to. Syempre, dahil maipagsabayan yung medyo machong coach nyo, di ba? Kaso lang, naipagsabayan ako. Medyo uminit lang dito, nung masyado ng matagal. Siguro, mga nakaka more than 1 hour na kaming laro. Halos dire-diretsin, guys. Do, talo pa rin kami kasi magagaling yun. Hindi totoo yan. Yung parang uminit na hindi na comfortable nga nung later part. Yung pakiramdam kasi mainit. Yun lang isa ko sa mga complaints dito. Pero yung fit naman niya, okay naman. Size 11 po ako. Size 11 yung kinuha ko dito. Saktong-sakto naman siya. Snug fit naman po. And maluwag siya doon sa mga lugar na gusto ko maluwag. Hindi naman guys, ma-wide yung paa ko, no? Pero gusto ko na yung toe box medyo maluwag talaga. Para nakaka-splay pa. Pero para nakapag-separate pa yung mga daliri ng paa ko galing sa talon. Pag nagla-land, syempre dapat may space pa
na may allowance pa yung mga daliri mo makagalaw. Kasi yung po talaga, natural movement ng mga daliri ng paa pagkatapos mag-land galing sa talon. Important po yung, kaya yung mga NBA players, yung iba, may mga ganyan-ganyan na daliri, o nagpatong-patong kasi yung mga daliri, kasi nga yung mga sapatos, no, yung mga Nike kong dating gamit, ramdam ko yun dun eh. Sumasakit nga yung pinky toe ko dun kasi masyadong narrow. So sa fit and comfort, bibigyan ko po siya ng 8 na score dahil lang po hindi ako comfortable dito sa part na to. Yun lang naman. Next, punta na tayo sa breathability. Ito talaga, wala. Bagsak to sa breathability. Kasi ang breathable lang niyang part, no? Ito lang. Itong mesh na tongue. Na malambot, ha? Maganda. Kasama na pala yun sa ano, no? Fit and comfort. Malambot kasi yung tongue. Nandun din nakaka-breathe. No, kaso lang, pag in-strap mo na, wala na yung breathable. Wala na. Finish na. Wala na. Ito leather to, makakapal na yung material to. Kaya yun, yung kwento ko sa inyo, yung almost 1 hour na ako naglalaro, uminit po siya. Yun po yung reason nun. Kasi nga, mainit talaga siya. No? Talagang uminit sa loob, plus yung friction pa, yun. Kaya, breathability guys, medyo bagsak ito. Bibigyan ko ito. Ay, hindi siya medyo bagsak. Bagsak na bagsak talaga. So, bibigyan ko siya ng 7. Kasi nga may strap pa, nakalala pa to ng sitwasyon eh. Next sa cushioning tayo, ito yung best part guys. Kasi ito no, yung Alti Flash, napakalambot po talagang foam niya, nakakatuwa. Hindi sumakit po yung paa ko. Matanda na po ako, nagka-injury po ako, nagka-MCL ako, tear. May bad din na po talaga ako, pero hindi sumakit yung tuhod ko dito. Nakakatuwa kasi maganda talaga yung cushioning dahil yun sa Alti Flash. And dito sa Smart Sam nila, itong parang yellow green dito, parang yellow green, translucent, di ba? Nakikita ba? Smart Shock Absorption Molecule po yung tawag nila dyan. Bulletproof material daw po yan, no? Bulletproof kaya talaga? Bariling ko kaya to. Gunggong! Bariling kita sa mukha eh! Yun daw guys, 95% halos yung shock absorption nito. Ganun kalupit. Yung Alti Flash Plus ito talaga guys, napakagandang combination. Sinasabi ko sa inyo guys, ang galing ng ANTA sa kanilang mga shock absorption technology. And may rebound pa to guys ha, may rebound. So pagbagsak mo, may rebound pa taas. So nakaka-improve pa talaga ng pagtalon. Kaso lang, wala to masyadong compression. Sobrang tigas nito guys eh, dahil nga masyado sa 3D hug na to. Hindi ko alam kung matutuwa ako dito sa 3D hug o malulungkot ako kasi parang for me na sobrahan talaga to eh. Kasi dito lang naka-expose yung foam nila. Tapos lahat kinage na nila. Ayoko na masyadong cage na ano eh, na foam. Ganito okay to, naka-expose. Itong shock the game nila naka-expose. May mga konting area lang na hindi. Ito talagang kinage nila, hindi ko malaman kung bakit, masyado naman. Huwag kayo iya. No, pero, wala ako naramdaman sa tuod. Kaso lang, walang compression, hindi ko maramdaman yung plushness, hindi ko maramdaman yung lambot. Pero, nagagawa niya yung trabaho niya. So dahil dyan, no, bibigyan ko pa rin siya ng mataas na score na 9 out of 10 sa cushioning. Nasa last part na tayo, ito na ang paborito kong part guys, yung price tag. Nasa 4,000 plus na lang to ngayon kasi on sale ito, medyo luma na rin kasing mga stock, mga colorway. Pero yung mga bagong colorway dyan, medyo mas mahal pang konti, mga nasa 5,000. Lumabas na kasi yung KT7. Pero kasi kung for me, no, kung titignan yung KT7 do, hindi ko pa yung nagagamit ha, by just yung looks lang. Para mas gusto ko yung itsura nito, yung aesthetic nito para mas gusto ko. Sa itsura lang ha. Hindi ko pa yung nagagamit. So, ANTA Philippines Backhanda Man. Kapapala mukha nyo. Pwede nyo akong padala ng KT7, no? Para naman ma-review ko, dedyo. Pero baka half mint yan. Umuwi ka na. Pero ayun, price tag guys, napakamura, napaka-affordable. Sa dami ng technology nito para sa kanyang safety and support, saka para sa comfort din. So, guys, marirecommend ko talaga na kunin nyo to, na itry nyo, bumili kayo. Lalo na kung katulad nyo ako na powerful, na forward sa ka-center yung laro. Kailangan nyo talaga ng ganitong cushioning. Kailangan nyo ng ganitong support. Huwag kayong mag-alala. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba. I-click nyo lang yan. And pati yung mga colorway ng mga bago, isasama ko rin dyan. Para matry nyo na kagad to. Kasi for me guys, no,
total score nito, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. Ganun po alala, panalo-panalo po. 2 thumbs up to. Machong-macho po ito for me. Kaya i-click nyo na yan and panoorin nyo itong mga videos na to. Mga ANTA shoes din po sila, no? And i-click nyo rin pala yung bilog dito, no? Para makasubscribe ka agad, para lagi kang updated sa mga next videos ko. Maraming salamat sa panonood. Lagi po kayong mag-iingat and lagi nyo rin pong tatandaan to always, always drink your protein. Bye!